One. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Hanggat tumango na at isigaw mo. Same, same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo. Energy. Ako, Mare! Talaga nga naman to the highest level ang saya ko. Dahil araw na ng Miyerkules, hindi ba? Ano meron? Siyempre kasabay na rin ang ating, alam mo yun, pagpupunyagi, pagbubunyi. Dahil sa pag-uwi ng ating mga atletang Pilipino, sabayan natin yan ng masarap na mainit na kape habang sila ay tinititigan. Diba? Masarap dyan ang MX3 Coffee Mix. Ano bang meron dyan, Mare? Well, bukod ito sa may high source ng vitamin C at calcium, meron din itong antioxidants benefit at cholesterol free. O, diba? O wow. Ano? Wow! Ang saya. Oh, yay! ito rin, Mare, ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na tawag ay sucralose. Oh, perfect. Na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Oh, para dun sa mga nag-aalala, no? Naku, yes. Baka acidic ako, baka ganito. Naku, yan ang mga pakatandaan no, nyo. No. At para dun sa, syempre, makasiguro kayong tunay, natural at original na mga MX3 products sa inyong mga mabibili. Oh. Siguro duhin lamang na sa mga leading drugstore kayo po punta nationwide. At kung meron katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. Hi, pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagalag ka tayo. Ole, take two. Three, two, one, go. Hi, pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig at manood tuwing Lunes ng Baklita sa Podcast sa Spotify at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus sa Bingo sa Saya plus sa Panalo! Panalo! O ano, okay ka na? Lika naka-record na. Pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Lika na para sige makabooking na. Pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pagka, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! O, diba? Hello pa rin mo sa ating mga pangga na patuloy na nakatutok sa Energy FM. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! O, diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. Syempre sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Mm-hmm. Hello sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood din sa kanilang mga, alam mo yung tahanan. Yes. Kusamang kayo yung mga nata-traffic, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kababayan, Mare, na nag-ubos ng oras kagabi dumating na nga ang ating mga makabagong bayani. Akala ko parcel, gano'n. Hindi, ang makabagong bayani natin, Mare, na ng mga atletang Pilipino na galing sa 2024 Paris Olympic. Kaya nga naman, hindi na natin patatagalin pa. Eto na ang Chika sa Arena! Oh, di ba? Since abanggit mo rin naman na yan, sige Mare, fire! Oh, di ba? Shoot the fire. About yan sa mga atletang Pilipino. Ayan, kagabi nga Mare, di ba mayroon kang ano? Meron. Ikaw muna. Ay, syempre, di ba? Papahuli ba naman din tayo? Hindi tayo magpapahuli. Dahil pero syempre, Mare, ito gusto kong pag-usapan kasi kahapon nga ay naganap na nga ang pag-uwi nitong sina Carlos Yulo at iba pang mga atletang Pilipino na galing sa 2024 Paris Olympic. Alright. Ayan, sa ating nga napanood sa kanilang mga telebisyon at sa ilang pang mga pahayagan ay ginawad na nga ng ating presidente ang citation para sa
presidential citation. Oo, para dun sa mga nag-uwi ng karangalan. Yes, at talaga namang mare na pinalakpakan ng ating mga atletang Pilipino. Itong si ano, itong si Carlos Yulo dahil nga nakatanggap ito ng 20 million peso sa mula sa ating pangulo. Ang saya, ang sarap. Ang hindi lang natin sure mare kung paano i-encash yung ganung kalaki na check. Ang laki ng check. Yung mac check. Dala-dala niya. Correct, hindi ba? Pero ikaw ba, mare? At hindi lang yan, mare, dahil may mga plus-plus pa yan, di ba? Dahil yung mga... Plus one, yun, si Chloe, nakita natin kasama. Oy, pero in fairness, kagabi ha, hindi siya nagpa-interview sa mga taga-GMA. Yes. Talagang sinabi niya, no, don't interview me. O, di ba? Kasi it's about time, mare. Magagalit parang... si Tito Mars. Yeah. Ganon. It's about time para manahimik na din siguro, mare, di ba? Oo, di ba? Na nakakaloka. Kaya congratulations pa din. At syempre, mamaya magaganap pa. Doon po sa mga, lalo dyan sa area na binanggit kanina na lensay mo, ah. O, di ba? Iwasan nyo na muna ang pagdaan dyan dahil sigurado grabe ang traffic dyan mamaya. Correct. Diba? Magkakaroon ng Heroes Welcome Parade. Oo. Pero matuloy kaya yung ibang pagbabanta kasi, di ba, may mga nagbabanta all over the social media na may mga tao daw na kapag nakita nila, babatuhin nila si Carlo, si mga ganyan. Kasi nga, diba, sa galit nila dahil sa nangyari between him and his mom. Yes. Kasi nga, mare. Wag naman. Alam mo, mare, dapat ikatuwangan natin ito dahil naitala ng ating Centennial Team ang pinakamataas na puwesto na nakuha ng Pilipinas mula nang sumali ang bansa sa Olympics noong 1924. True, 100 years ago. Nagtapos ang Pilipinas sa 35th spot overall sa likod ng 2 golds at 2 bronze medal. At tayo rin ang highest rank sa Southeast Asian country. In fairness. So, ibig sabihin, mare, hindi out lang of sa, 80. Yes, hindi lang sa Pilipinas nagbigay ng karangalan si Carlos Yulo, kundi sa Southeast Asia. Correct, hindi ba? Kaya Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka, Pinay, hindi diba? Lang sa mga AFAM, kundi sa palakas. Masaya na po. Grabe. Pero eto na nga. Mabuhay ka, Pinay. Kayang-kaya mo. At sabay awitin ang awiting. Minsan natuwa ang may likha. 7,000 bakla ang ginawa. Speaking of mga keki, eto na nga. Dahil diba, last Tuesday ay nagbunyi na ang mga fanaya dito sa Premier Volleyball League kung saan nga naman na ating nasaksihan na ang paglalabanan ng Choco Mucho na nalo sila against Cherry Tigo sa set of five, diba? Natalo nila ang Cherry Tigo sa sets na 1, 2, and 5. Samantala naman akala ng mga tao ay matutuloy-tuloy na ng Cherry Tigo ang pagkapanalo dahil nakuha nila ang set 3 and 4. Pero pagdating ng set 5 ay binawi muli ito ng Choco Mucho na nagpanalo sa kanila para sa araw na yun. Ang kanila namang best player for that day ay si Mean Mendoza na kung saan nagtala ng 18 points, 14 attacks, 2 aces, 2 blocks at 15 excellent receptions. Hindi ba? Samantala naman sa laban ng Petrogas at Creamline naman na naiuwi ng Petrogas ang panalo sa set na 1, 2, and 5. Diba? Set of 5 din tinagal ang game nila. Pero sa huli pa din, ganun din. Same pattern ng nauna kanina nga ating binanggit. Sa set 1, 2, and 5 nakuha ng Petrogas ang kanilang pagkapanalo against Creamline. At ang kanilang best player naman ay si Wilma Salas na nagtala ng 34 si points. Wilma Hoy! Hindi! Ano yung beauty pageant? Diba? Ano nakakaloka? Yun nga, si Wilma Salas ay nagtala ng 34 points, 33 attacks, 1 block at 17 excellent digs. Diba? Samantala, ang last game naman last Tuesday or kahapon yan ay na-straight win ng PLDT ang kanilang laban sa set of 3 against Zeus Thunder Bells, 'di ba? So bukas saan tabayanan natin 'yan ang magiging labanan na naman bukas ng Capital One versus Farm Fresh, NX Led versus Acari at ng Signal HD versus Gallery, o 'di ba? At syempre yan po muna ang mga kaganapan sa mundo ng volleyball lalong-lalo na papalapit na ang quarterfinals ng PVL Volleyball or Premier Volleyball League na ito na kung saan marami nag-aabang
kung ang kanilang mga iniidolong kupanan nga ba ay papasok sa top 8 teams na uusad para sa quarterfinals ng PBL. At makikita ulit natin si Cici Rondina. True, at magbabalik na pag natapos na, di ba? Yes. Pero sa ngayon, di ba, ano pa sila, busy. Yes. Di ba? Talaga nga naman, patuloy niyong iwagayway ang ating bandila sa mga, alam mo yun, sa lalo sa larangan ng pampalakasan. Mm-hmm. Hindi ba? Alam mo na nga kung ang ating pangulo kagabi, kasi nasabi niya doon na ano na sana sabihin nila yung mga atleta natin kung ano ang kailangan nila. Di ba? Paano pag sinabi paingi po ng isang windmill? Ay, ibibigay naman yun siguro. Kung kailangan lang. Dadali mo la Ilocos. Hala! Dudogshin mo yung presidente? Hindi. Charot lang po yun. Oh, yan. Charot-charot lang naman. Tinanong kasi kung ano yung gusto eh. Pero hindi mo sasabing windmill. Magagalit ang presidente. Para, di ba, iwas init kasi malalaki yung electric pan. Mag-sorry ka ulit kay Mr. President. I am sorry. Hindi ganyan. Diba? Parang dating presidente pa rin yan. Hindi ganyan. Sorry po. Ay, dapat nakangiti. Maganda. Sorry po. Ayan. Gusto ni Mr. President ng ganyan. Sino nga bang presidente yon? Ano? Ate Glo. Oh. I am sorry. Wala anyways. Nako, yabo mo na ang ate. May gano'n yun. I am sorry. No. No. Ang siya, ang siya, no? At sumayin nyo na naman ang isang edisyon na, ha? Chika! Oy! Chika! Take two. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Diyan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. No. Ang siya, no? Ah, diba? Na nakakaloka. Pero eto na. Ang... Ay, hindi. Bugs Bunny pa. Hoy! Hindi mo siya tatawaging Rabi. Hoy! Oh. So, eto na ang chika natin. I am sorry. No? Ganon. Kaya minsan kasi, di ba, may duli yun. Hindi kasi, di ba, kaya nga naman nasabi yung natin kanina. Kasi minsan, kapag nagtatanong tayo at kapag may hiningi, di ba, yun. Kaya nasabi ko lang din naman yan. Paano kung hingin po yun? Alam mo, tama yan, no? Pero eto na, naku, nakakaloka ang chikang akin ang sagap habang lahat ay abala kagabi sa pagsalubong sa ating mga atleta at paglapag ng eroplano ay diretso kagad sa Malacanang, kaya diba? Kaya alam mo naman kung makasalubong kayo kamag-anak nyo. Hindi man lang, alam nyo, nasabi na may kainan pala. Di sana nagpadala tayo ng maraming ziplocks, gano'n. Nagbalot ano na lang ng Malacanang. Ano kayong pakain sa Malacanang, no? Di ba, na nakakaloka. Ano kaya, no? So, na nga, 20 million ni Heroes diba? Welcome pa kayo. Na nakakaloka. Malay mo naman, diba? Takay di siyo. Mahal. Ay, diba? Anyways, naku, eto na ang akin na chika, diba? Habang sila ay busy doon. Ano sa kakatingin kung sino na yung mga dumating sa loob ng Malacanang. Eto naman ang kanilang mga nasagap natin sa mga chismosang nakatambay doon sa loob. Sa at labas. Anong sabi? Diba? Eto na nga, mukha daw magkakaroon ng balasahan sa programang Showtime sa mga host nito. Dahil nga ngayon ay kinakikitaan na ang magagandang potensyal ang ilan sa mga nagiging ghost nila. Ghost? Host? Sabi mo, huwag mo tatawagin. Kasi... Ghost man pala. Ghost man kasi. Yung ibang mga nagiging guest host nila na parang nakikitaan ng potensyal. At para bang alam mo yun, nakikita parang pagdating sa mga manonood ay parang fresh na kanila mga paningin. Tulad na lang nitong si Bella Padilla ngayon na maugong ang usap-usap kasi nga ngayon na para bang pinupush daw ha na maging regular host na itong si Bella Padilla matapos kasi talagang umalingaw-ngaw at umrending siya over social media itong mga nakaraang araw. Ang puti ng Bella, oo, no? Buhat nang siya ay mag-guest sa naturang Showtime. To be specific, nasa Especially for You. Yes. Di ba lalo yung sinabi na ni Meme Vice? Nagbiro nga si Meme. Buti naman, di ba? Napapagod na ako ng iisip ng sasabihin. Ganyan daw ang mga atake. And syempre, di ba? Pag may mga bago nga ng mga tao, mga fresh ideas, fresh jokes, di ba? Na parang bang sinyalis ba ito na magre-research
shuffling ba ang mga host na ito para magpalit naman ng mga bagong mukha at bagong mga ideas? Ganun ba yun? Na nakakaloka. Alam mo, napaka-importante kasi sa hosting, Mari, yung saluhan, yung ano, yung maski papano may support kayo sa isa't isa. Truly. Kasi kung hindi mag-connect ang ano, ang talakayan yung dalawa, talakan yung dalawa, di ba? Walang pupuntahan yung hosting. Hindi makaka-relate yung ano, yung ating mga kababayan. True. Eh kung ganyan na pinapahiwatig na ni Meme na magkaroon ng baka ano, magkaroon ng balasahan at sinuportahan ng mga madlang people. Actually, yung mga madlang people ang may panawagan na ganun kay Meme, di ba? Na nakakaloka. Oo. Pero yun na, Mare. Ang pinakamaigi nito, Mare, eh magsuportahan. Oo nga. Si Kim Chu, actually nag-umpisa siya, sorry sa pagsasabi, hindi siya masyadong magaling mag-host. Oh. Pero alam mo ngayon, napakahusay na ni Kim Chu. In fairness, di ba, na-develop talaga ng husto. Kasi conforme talaga sa mga nakakasama yan. Di ba? Tama ka naman din, di ba, sa mga conforme sa mga nakakapareha mo. Kasi it's either hilain mo sila or hahayaan mo silang lumaglag talaga ng todo-todo. Mare, sa hosting ano, sa hosting industry, sa hosting job, kung ayaw mong mapalitan ka, galingan mo. Truly. Kailangan fresh yung mga ideas mo. Naman. Pagpasok mo, may material ka. Di ba? Nakikinig ka. Importante yung nakikinig ka para alam mo kung paano mo susundutan. Tama. Yung bawat hirit o yung bawat bibitawang salita o litanya ng co-host mo. Tama. Diba? Kaya nga masarap sa ganitong klaseng trabaho eh. Alam mo kung bakit? Kasi nagsusundutan kayo ng mga ideas. Diba? Yung mga ganong aspeto. Hindi ganong sundot, no? Hindi kayo maglalaso na. Hindi ka mapupoison. No? Ang saya-saya mo na. Pero eto na nga, di ba? Pero yun lang naman ang panawagan ng mga tao dahil nga syempre, kinakitaan nila talaga ng magandang, alam mo yun, outcome. At syempre, nakikita din naman nila na nakakatulong si Bella Padilla dito sa programang Showtime, hindi ba? Bakit nga naman hindi pagbigyan, di ba? Kaya nga naman siguro daw ngayon, ay di ba, baka makinig nga si Meme sa mga panawagan, lalo pat ng kanilang mga taga-support at manunood. Di ba? Na baka irregular na or baka ilakad na maging mainstay na itong si Bella Padilla. Lalo pat hindi rin mahihirapan si Bella kasi 'di ba? Andun si Darren, andun si Kim, 'di ba magtutropa sila. Friends. So kumbaga parang wala naman din siguro magiging problema. Tapos parang yung connection nila ni Vice ngayon na ang mainit na pinag-uusapan dahil nga pag nagta-tandem sila, ibang chemistry naman ang kanilang kinikater sa kanilang mga manunood. Ang tawag doon ay ano ba tawag doon? Ano? Chemistry. Chemistry. Oo, 'di ba? Na nakakaloka. Ang healthy ka usap. Oo. Nakakaloka yan. Nalulutang ang bakla, no? Bumabagsak ang sugar. Oo, bumabagsak ang sugar on air, no? Yeah. But anyways, 'di ba? Well, 'di ba? Good luck din naman to Bella, 'di ba? Keep it up, 'di ba? Irregular na nila. Oo, 'di ba? Nang gorang. Alam mo, darating ang panahon diyan dahil nga napakabuti ng puso ni Meme, 'di ba? Yes naman na siya. Ng yes kapag merong gustong pumasok. Tama. Sa it's Showtime at nakikita niya ng potential. Darating ang panahon yung buong Showtime studio mapupuno yan ng host. Oo, 'di ba? Na mga puro host na lang. Hindi, as in talagang yung ibang mga host na talagang alam mo yun na talagang pwedeng bigyan ng chance na hindi napapansin ng iba, 'di ba? Sino ba yung hindi napapansin? Marami eh. Magpangalan ka ng tatlo. Ay hindi, no. Ay kalalagot natin yan. Sino ba yung walang mga trabaho ngayon na gusto mong magkaroon ng hosting job? Lahat naman sila. Wala. Napaka-safe mo, no? Hindi, parang feeling ko, Mare, isa sa mga hinahanap Paolo ko ngayon. Paolo Montes, bakit hindi? Diba? Sa mga kalalakihan, di ba? Galing din naman ang ABS yan. Why not? Sino pa ba yung mga magagaling mag-host na ano, na marami mahuhusin mag-host? Marami, marami talaga. Lalo pa ngayon, di ba? No more network wars ng bongga. But anyways, di ba? Ayan. Kung ano man at ang kakahinat na nito ay sama-sama natin pakatutukan yan sa mga susunod na mga araw. Tama ka, no? Well, in the meantime, ako pumulit si Kapitana Sisa. At ako naman, Tita Cora. And we are still same-same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!